Angkop ba ang ating kasuotan sa buhay para sa handaang pangkasalan sa kaharian ng langit? Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday ng 20th linggo ng karaniwang panahon. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga utusan upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga utusan at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May pumunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga utusan, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga utusan, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga utusan at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama at mabuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Bilang pagtatapos, sinabi ni Jesus, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang napili. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bakit hindi kayo nakasuot ng damit pangkasalan? Sinasabing sa sinaunang panahon, ang mga hari magpadala muna ng messenger sa mga taong gusto niyang magiging panauhin ng kanyang handaan, ngunit hindi pa po sinasabi kung kailan. O magpadala muna sila ng tinatawag na general banquet invitation. Then later on, saka na sila magpadala ng specific invitation kung saan nakasaad ang exact day and hour of the celebration. Ang pagtanggap mo halimbawa sa general invitation, ngunit tinanggihan mo ang specific invitation ay isang insulto para sa nag-anyaya sa iyo. Ito ay parang tinanggap mo ang isang invitation for lunch sa susunod na linggo, ngunit nang tinawagan ka uli upang sabihin kung kailan ang exact na araw at ang oras, biglang nagbago ang iyong isip at tinanggihan mo. Ang una at original na panauhin sa talinghaga ay ang mga Hudyo, ang mga kapalit o kahalili ng mga original at unang inaanyayahan na tumangging dumalo sa pagdiriwang ay ang mga Hintil. Ang katotohanang kahalili lamang ang mga Hintil sa mga original na mga panauhin na hindi dumalo sa pagdiriwang ay hindi po nagbibigay ng sapat na dahilan ng mga Hintil na hindi sumunod sa mga basic etiquette. Ang pagtanggap ng invitation ay nangangahulugan din ng pagsang-ayon na dumalo ayon sa angkop na kasuotan. Tinatanggap na natin ang paanyaya ng hari, ngunit ano po ba ang angkop na kasuotan na hinihingi at inaasahan sa atin? Inihambing ni Jesus ang kaharian ng langit sa isang salo-salo o handaang pangkasalan. Ngunit ang Eucharistic banquet ay ang foretaste ng heavenly banquet at ang angkop na kasuotan na dapat nating isuot sa pagdalo natin sa salo-salo ng Eucharistia ay hindi po ang literal na damit na ating isinusuot, kundi ang disposasyon ng ating kaluluwa sa ating pagtanggap sa Panginoon sa banal na komunyon. In other words, do we come to the Eucharistic banquet wearing a suitable spiritual garment? Halimbawa,
hindi po magiging makahulugan ang ating pakikibahagi sa paghati-hati ng tinapay sa banal na Eukaristiya kung hindi natin inaako ang responsibilidad na hatian at bigyan ng makakain ang mga nagugutom at mga mahihirap sa mundo. Ngunit sino po ba talaga ang mahirap? Maaring ang iniisip natin ay ang mga taong walang tirahan, walang trabaho, walang makakain, walang matutulugan, humihingi lamang ng makakain sa mga tao sa lansangan, mga nakakulong o yung mga nasa mental hospital. Ngunit kasama din sa mga mahihirap, ang mga taong pakiramdam nila ay walang nagmamahal sa kanila. Those who are rejected, ignored, at biktima ng karahasan at pang-aabuso. At kung mayroon tayong ginagawa upang maibsan ang kanilang paghihirap at upang maiangat ang kanilang pamumuhay, dahan-dahan na nating tinatahi ang ating spiritual garment na angkop na isusuot sa salo-salo ng Eukaristiya at sa salo-salo sa kaharian ng langit. Kaya muli, angkop ba ang ating kasuotan sa buhay para sa handaang pangkasalan sa kaharian ng langit? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.